Saan nakita sa barkadahan kay Cristo sa gawain namin? Mga ano oras po yun? 6 o'clock mag-start na kami. Sige po, pwede po. Thank you. Buti na lang, no? Na-invite ako ni Kuya sa BKK. Sa loob ng isang taon, October ako na-invite ni Kuya. Ang dami rin nangyari sa buhay ko. Natuto ko magdasal. Bago kumain, na dati hindi ko nagagawa yun. Dito, nagagawa ko yun. Wala talaga imposible kay God. Unti-unti niya akong binago. Natutuloy na akong magdasal bago matulog. Pagising sa umaga, marami na bago sa buhay ko. Maraming salamat talaga sa Diyos. Sana itong darating na taon na to. Marami pang mabago sa buhay ko. Mas gamitin pa ako ni God. Mas matuto pa akong magdasal, hindi lang pagkatapos kumain. Sa lahat ng bagay sana, idadasal ko muna sa Kanya. Sa lahat ng problema, bago ako magtrabaho, sana mas baguhin niya pa ako. Masalamat talaga na napunta ako sa BKK. Invite ako ni Kuya. Akwento ko nung una, nung bago ako mapunta umaten sa BKK. Nung una, wala pa ako sa Diyos. Ang buhay ko magulo, tapos biglang may nag-iaya sa akin, isang tao. Yun nga si Brother June. Naniyaya kami, barkadahan daw. Sama naman kami, akala namin inuman, barkadahan. Siyempre, ano tayo, mahilig tayo sa mga gimmick. Katapos nun, umulan pa nun. Tapos, basang-basa kami. Tapos, pagdating namin, simbahan pala. Church, doon pala nagpupuri, nag-praise and worship. Yun. Sula nun, nakilala ko ang Lord sa pamamagitan ng isang pag-iaya ng ganung paraan. Kaya laking pasasalamat ko sa Diyos na bago ang buhay ko dahil sa barkadahan kay Kristo. Napasali ako sa BKK as Christian. Noong una kasi na parang napasali lang ako sa kanila dahil siguro wala akong trabaho. Kasi siyempre nga, malayo ako sa pamilya ko. So kailangan kong mag-tease talaga dito na mag-isa lang ako. So, nakilala ko nga yan, sila JR nga. Sila JR yung parang maruga sa akin, parang nag-alalay sa akin nung kailangan ko ng parang kalinga ba. So, pagdating ko sa simbahan, nagulat ako nung nakita ko rin yung iba ko kakilala. Sila Ate Alma, tsaka si Rad, tsaka si Kuya Pete, na kasama ko rin sa Pilipinas. So, yung mga pagkakataon na yun ba parang ba't a coincidence ba? Dahil sa simbahan na yun, nakilala ko rin ng Panginoon. At dahil sa simbahan na yun, natuto rin ako magdasal. At dahil sa simbahan na rin na yun, natuto ko rin mahalin ng Panginoon. Pilipinas ako, hindi ko nagagawa yun. So, pasalamat ako sa mga taong nasa paligid ko. At higit sa lahat, pasalamat ako na nasa itaas ang ating Diyos. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in our hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are. Let's sing merry.
Savior Jesus Christ. Let the light that the starlight on the first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing the Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always. Let's go!